Hello, hello! Kumusta po kayo? Nagbabalik po ang inyong likod. Amor Quintos po, OFW po, dito sa Hong Kong. Ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. At maraming salamat po sa Panginoon sa isang pagkakataon po na makapag-share po ulit ako sa inyo. Ako po ay isang OFW, kaya naisip ko pong i-share sa inyo ang tungkol sa OWA Benefits. Dahil nais ko pong maihatid ng malinaw sa OFW sa buong mundo, mga benepisyo po natin sa OWA. Dahil pinaigting po ng ating Pangulong Duterte ang pagtulong sa OWA ng OWA sa mga OFW, kaya malay mo naman po may improvement naman ang OWA ngayon. At base po sa aking personal experience, ang aking pong kapatid ay pinauwi at napabilang po siya sa distress worker noong 2017. Sa awa naman po ng Panginoon at sa tulong po, binigyan po siya ng OWA ng 20,000 na pangkabuhayan. Ang hiningi po sa kanyang requirements ay ang kanyang OWA ID, passport, PIDOS, ang kanya pong medical certificate at kung saan po niya gagamitin ang perang kanyang makukuha. Dahil nga po sa aking ng mga nababasang komento na mabagal, mahirap, matagal, matagal pong mag-action ang OWA sa mga claims po ng OFW, tingnan na lang po natin ito sa positibong prospektibo. Ang una po, huwag po nating iasa ang ating mga financial expenses sa OWA dahil ito po ay benepisyo lamang, hindi po ito retirement plan. Kaya po, ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na simulan nyo na po ang pag-iipon. As in, ngayon na po. Kasi ang ibig sabihin po ng NEB, ng bukas, sa makalawa o sa isang buwan, ka magsisimulang mag-ipon ay never hanggang sa hindi mo po na malaya na matanda ka na po pala at kailangan mo nang mag-for good sa Pilipinas. Kung loloobin po ng Panginoon, dapat ngayon pa lang po nag-acquire ka na ng mga karunungan at kaalaman kung ano po ang iyong gagawin kung ikaw po ay uuwi na sa Pilipinas at mag-for good ka na po. Nice ko pong halimbawa sa inyo ang toothpaste na ito. Na ito po ay kung gumamit po tayo ng toothpaste na ito ay pakunti-kunti lamang po. Lalo po nag-iisa ako ngayon kaya matagal po siyang maubos. Pero kung consistent po siyang nating ginagamit, magiging payat na po siya, mawawala na po siya ng laman. Kaya kung balikta rin po kaya natin, mag-iipon po tayo ng pakunti-kunti, pero I strongly suggest po na 10% po ng ating income ay kailangan po nating itabi. Pay yourself first bago po natin bayaran ang mga bully ng mga expenses po natin, ang kuryente, ang tubig, ang upa. Bayaran mo po muna ang iyong sarili dahil ikaw po ay nagpakapagod po sa pagtatrabaho. Dahil ang pera po na iyong ibabayad sa iyong sarili ay pagtrabahuhin mo po para sa iyo. Ayan, ganun po. At kung consistent po ang ating pag-iipon, hindi po natin namamalaya na marami na po pala tayong ipon. Lumaki at lumago na po bago po tayo umuwi ng Pilipinas. Simulan na po natin ang tungkol sa OWA Benefits. Magkano nga po ba ang membership sa OWA Benefits? $25 or 1,250 po pesos for 2 years. Saan ka po ba pwedeng magbayad? Sa Polo po or Philippine Overseas Labor Office or sa OWA mobile app, doon po, pwede na rin po doon. Meron pong apat na kategorya ang OWA benefits. Ang una po ay ang social benefits. Ito po ay para sa mga distress worker, ibig sabihin nagkasakit po, namatay po at tinamaan po ng kalamidad or political crisis ang bansang kinabibilangan po ng isang OFW. Meron din pong education and training assistance program. Kung tayo po ay aalis ng bansa, meron po tayong PIDOS training na ginagawa at ito po ay libre. Meron din pong Seafarers Upgrading Program na maximum po na 7,500 pesos para po sa active member. Meron din pong Education for Development Scholarship Program or EDSP. Makakakuha po ang ating mga anak na 60,000 per year or 30,000 per SEM. Meron po itong qualifying exam at dapat po ang 80 po ang pinakamababang grade ng ating mga anak. Paano po natin ito ma-avail? Pumunta po tayo sa OWA office. Mag-fill up po tayo ng form, ng application form. Ang requirements po ay ang resibo po ng OWA na OWA member,
Kung wala naman po, ay ang awa po ang magbe-verify. Kailangan din po ng medical certificate kung physically fit po ang ating mga anak at certification galing po sa guidance o register ng school na proof po na walang bagsak po ang ating mga anak. Kailangan din po ng picture at a birth certificate na PSA. Ito po ang good news. Kung nag-apply po ka po ngayon na first year po ang iyong anak, tuloy-tuloy na po ito hanggang iyong anak po ay makagraduate ng kanyang kursong kukunin. Meron din pong OFW Dependent Scholarship Program or ODSP para po sa mga OFW na ang sahod ay 400 USD or mas mababa. Ibig sabihin, maliit po ang sahod ng isang OFW. Halimbawa po, meron po siyang 400 USD times 50 equals 20,000. Ibig sabihin, 20,000 pababa ang pwede pong mag-qualify sa ODSP. 20,000 per year po ang makukuha ng inyong anak hanggang po siya ay makagraduate. Sino po ang pwedeng kumuha? Kung OFW married po siya, isang anak po na single ang kanyang pwedeng gawing dependent. At kung ang OFW naman po ay single, isang kapatid po na single. Ito po ay automatic at walang qualifying exam. Pumunta lang po kayo sa OWA office at mag-fill lang po kayo ng application form. Ang requirements po nito ay kapareho lamang ng ADSP. Para naman po sa ating mga land-based at seafarers, mayroon po siyang 14,500 assistance for acquiring new skill. Kung hindi po pwede ang isang OFW dahil siya po ay nasa ibang bansa, pwede po ang kanyang anak, ang kanyang asawa na mag-avail ito na mag-aral po sila sa TESDA accredited. Ang mga seafarers po ay mayroong upgrading program. Mayroon po siyang 7,500 na training assistance. Meron din po ang OWA na ELAP, ibig sabihin Educational Livelihood Assistance. Kung namatay po ang isang OFW sa ibang bansa at nahatulan po siya, ang kanyang mga anak po na naiwan ay meron pong benepisyo sa OWA. Kung ang kanyang pong anak ay elementary, meron siyang 5,000 allowance. Kung high school naman po ay 8,000 at kung college po ang kanyang anak ay 10,000 allowance po per month. Ang SESP naman po ay Skills for Employment Scholarship Program. Maximum po ito ng 14,500 at mag-aaral po ang isang OFW ng Information Technology Training Program. Ito po ay gagawin sa mga TESDA accredited training institution. Ang OFW po mismo ang aplikable na gusto pong mag-for good na. Ang ikatlo po ay ang Workers Welfare Assistance Program. Ito po ay on-site assistance and services. Sinisiguradon po nito na ang isang OFW ay safe sa amampanig po siya ng mundo naroon. Meron din po itong free counseling at ang kapamilya po ng isang OFW ay pwedeng magtanong o mag-follow up tungkol po sa kanilang kapamilya na nasa ibang bansa. Ang ikaapat po ay ang Social Services and Family Welfare Services. Meron po itong repatriation program. Kung nasawi po ang isang OFW sa ibang bansa, mula po sa transport sa airport hanggang sa makauwi po sa lugar ng kanyang pamilya ay sasagutin po ng OWA. Meron din pong reintegration program. Kung gusto na po mag-for good ng isang OFW, meron po siyang free training about entrepreneurship at pwede pong mag-loan kung wala pong naiba ng isang OFW ng maximum po na 100,000 pero may tubo po ito na 7.5%. Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ito po ay ang para sa mga distressed workers only. Ibig sabihin nagkasakit po sila. Makukuha po silang 20,000 para po sa active members katulad po ng aking kapatid at 10,000 po for inactive member with more than one contribution. Kung ang OFW po ay inactive with one contribution, meron po siyang makukuha na 5,000 pesos. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol dito, tumawag lamang po sa OWA hotline na 1348 at pwede rin po kayong mag-email sa owacares@owa.gov.ph. Hanggang dito na lamang po. Kung meron nadagdagan ko po ang inyong kaalaman, please like, share, and subscribe po sa aking channel at upang makapag-share pa po ako ng maraming video na matututunan po natin at makakadagdag po sa ating kaalaman. Hanggang dito na lamang po at until next time po, God willing, bye-bye po!